Aleluya, aleluya, Panginoon niyang nakirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuri mga hinirang sayang na diriwang. Nagandak tayong lahat. Si Yesu Kristo'y nabuhay, nalangig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mong sa pananampalatayang iyong bigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban naman ay inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo maging lalaki at maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puon ay isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puong isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos
na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa, ikaw ay sinasamba. Awit ng papuri, iyong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo ay nagalak ng labis, siya'y nagaharing, may lakas ang bisig. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga taong malapit sa inyo. Pakisabi na good morning. May tanong lang po ako. Nais kong simulan yung aking pagninilay sa isang tanong. Ano po ba yung sagot para hindi na tayo magutom araw-araw? Eat all you can po ba? Di naman. Kahit gano'ng karaming kainin nyo sa isang eat all you can, kinabukasan, magugutom at magugutom pa rin kayo. Araw-araw, kailangan nyo pa rin kumain. Kahit na yung kainin nyo mamayang tanghali ay pang isang linggo nyo nang dapat kainin, pagdating ng kinabukasan, yung lahat ng nakainin nyo ay mawawala
at magugutom muli kayo. Kaya ang sagot, para hindi magutom araw-araw, araw-araw tayong kakain. Pero sa buhay natin, hindi lang gutom ng tiyan ang dapat nating pinupunan. May mas malalim na gutom na dapat tayong pinupunan. Gutom ng kalooban, gutom ng puso, gutom ng buhay. Ano ba yung magbibigay ng kapanatagan at kapunuan sa aking kalooban? At ibinibigay sa atin ng Panginoon yung sagot sa makapagpupuno ng ating gutom sa ating mga buhay, ng mas malalim na gutom sa ating mga buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus Nazareno, ang tinapay ng buhay. At mapalad po tayo dahil araw-araw ibinibigay niya yung kanyang sarili para tayo ay makatanggap ng tinapay na makapagpupuno sa ating mga buhay. Sa lamang po. Alam po natin, kahit mabusog tayo ng pagkain, meron pa rin sa ating kalooban na naghahanap ng tunay na makapagbibigay ng kapanatagan at kapunuan at kabuuan sa ating mga buhay. Kaya kung araw-araw kailangan natin ng pagkain para mapuno yung ating tiyan, araw-araw din kailangan natin yung Panginoon. Linggo-linggo, napakahalaga na matanggap natin yung Eucharistia para tayo ay patuloy na mapuno ng Panginoon ng pagkaing nagbibigay buhay. Dahil kung hindi na natin tatanggapin yung ating Panginoon, unti-unti talaga tayong mawawalan ng buhay. Unti-unti tayong makakaranas ng gutom na hindi mapupunan ng kahit anong bagay sa daigdig na ito. Kaya ang unang paalala po para sa ating lahat, araw-araw, hayaan natin na busugin tayo ng Panginoon. Kung hindi man tayo araw-araw makatanggap ng Eucharistia, araw-araw tayong manalangin, araw-araw tayong magnilay sa Kanyang salita para araw-araw niya tayong mabigyan ng direksyon para sa ating mga buhay. At mapalad po tayo, mga minamahal kong mga kapatid, dahil yung ating Panginoon, kahit na kung minsan ay hindi tayo karapat-dapat para tanggapin siya, patuloy siyang dumarating sa atin. Patuloy siyang nagbubukas ng kanyang buhay para sabihin na tanggap ko kayo at hindi ko kayo pababayaan. At yun po yung misyon na kanyang tinanggap mula sa Ama, na ang lahat ng taong ibinigay sa kanya, tayo po iyon, ay huwag niyang pabayaan at buhayin niya muli sa huling araw. Yun po yung misyon ng ating Panginoong Jesus Nazareno, na lahat tayo ay dalhin sa tahanan natin sa kalangitan. Saan po nagkukulang? Sino pong nagkukulang? Naalala ko po, may isang araw po, kaming mga magkakaibigan ay nag-uusap-usap, nagkukwentuhan. At yung isa kong kaibigang pari, ang sabi niya, bigla siyang napatanong, nagkakamali ba ang Diyos sa pagpili sa atin? Nagkakamali ba ang Diyos sa pagpili sa atin? Tanong namin, bakit naman? Kasi may mga pagkakataon, alam natin ito, may mga pagkakataon na tayo mismo, mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, mga alagad ng Diyos, ay nakakagawa ng kamalian na nakakasakit ng ating kapwa. Ibig sabihin ba nun, nagkakamali ang Diyos sa pagpili sa atin? Ang sagot ng isa, siguro hindi naman nagkakamali ang Diyos. Hindi pwedeng magkamali ang Diyos. Ang nagkakamali at nagkukulang, tayong mga tinawag niya. Tayong binigyan niya ng biyaya upang magbigay ng biyaya sa iba. Tayo yung nagkakamali at nagkukulang. Hindi ang Diyos na patuloy na tumatanggap at patuloy na nagbibigay ng biyaya sa atin. Kaya, nung pagkatapos ng aming pag-uusap, napaisip ako, totoo nga, sigurado ang Diyos sa pagpili sa bawat isa sa atin, hindi lang po sa aming mga lingkod, mga pari. Bawat isa sa atin, pinipili ng Diyos, binibiyayaan ng Diyos, nais ng Diyos makasama magpasawalang hanggan. Kaya lahat-lahat ay ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Ibinibigay para may matanggap tayong mabuti sa buhay na ito.
Ang pagkakamali kong minsan, tayong gustong bigyan ng Diyos, tayong gustong gamitin ng Diyos, tayong gusto ng Diyos na dalhin niya sa buhay na walang hanggan, tayo kong minsan yung nagsasarado ng ating mga sarili. Tayo kong minsan yung tumatalikod sa Kanya. Tayo yung pumipili na hindi siya tanggapin sa ating mga buhay. Hindi nagkukulang at hindi nagkakamali ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ang paanyaya po, ang ikalawang paalala sa bawat isa sa atin, patuloy na buksan yung ating mga sarili para matanggap ang Diyos. At hindi sapat na matanggap lang ang Diyos. Nawa, yung pagtanggap sa atin ng Diyos at pagtanggap natin sa Diyos, patuloy na baguhin yung ating mga buhay ayon sa Kanyang buhay, ayon sa Kanyang utos at mensahe. Hayaan natin na baguhin tayo ng Panginoon dahil hindi sapat na nais ng Diyos na mapabuti tayo. Hindi sapat na tayo ay tanggap at tinatanggap natin ang Diyos. Dapat tayo rin ginagawa natin yung ating parte para tayo ay maging karapat dapat na tawaging mga anak niya, na tawaging mga alagad niya. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, nais po kayong busugin ng Panginoon ng tinapay na nagbibigay buhay ng Kanyang presensya sa inyong mga buhay. Tanggap kayo kahit minsan ay hindi nyo tanggap ang Panginoon. Kaya nawa, patuloy nating buksan ng ating mga buhay at hayaan natin na ang Diyos baguhin tayo upang tayo ay maging karapat dapat na tawaging mga anak niya. Ngayon pa lamang hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas loob ng Diyos Ama na naghandog sa atin ang Kanyang anak sa Eukaristiya bilang pagkain para sa ating kaluluwa. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eukaristiya, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway maranasan ang mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eukaristiya, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay na buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ama naming nasa langit, gawin mo kaming tapat na nagpapasalamat para sa handog mong Eukaristiya na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuwang matuwang
mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puunan mong bigay ang alak at inapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan. Sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Kristo'y inihatin na pamaskong mamuntupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamuntumpa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Ang pag-Israel, bayang sabit kanilang iyayak, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamuntumpa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat, na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin na araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, lalo na sa araw na ito, ang tunay na makapagpupuno ng pinakamalalim na gutom ng ating mga buhay ay ang walang iba kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nawa, patuloy natin siyang tanggapin sa Eucharistia. Palagi niyang iniaalay ang kanyang sarili para tayo ay mapunta sa mabuting buhay at isang araw makapiling natin siya magpasawalang hanggan sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Inuwalhati ka namin.